Let's talk about how meticulous you are. Uh-huh. Kasi kanina sinabi mo nga pagdating sa set, parang I get the impression na medyo hindi na ako nahihirapan dahil pinaghirapan ko na yung pre-prod. Mm. How does it go? On the ground, ha, as a director. Yeah, sobrang ano siya, parang, nga, naka-shotlist lahat. And then, pagdating namin sa set, basically, alam na lahat ng mga tao kung saan sila pupuesto. And kung ano yung mga trabaho nila for that day. So, wala nang hulaan. Wala na rin hinihintay nila yung director or yung cinematographer kung ano bang shot ang gagawin. Kasi, eto na yun, nasa listahan eh. Diyan kayo pupuesto, nandito yung camera. Alam nyo na lahat yung gagawin. Ah, so wala ka, Jerrold. What if you see something in the moment? May lumipad na... May allowance for that. Meron ka? Meron, oo. Pero mas magandang meron ka na nakahanda. Kasi, kaysa naman yung doon ka pala mag-iisip ko anong gagawin. Yeah, as producers, Ting, halimbawa pag pinadadalhan kayo ng mga rushes, are you the type of producers that say, we like this, we don't like this, why did you do it this way? Well, I wouldn't say we're the type, but we obviously see the rushes, you know, and I guess from our experience, wala naman, there's nothing egregiously, you know, bad or anything na hindi pwede yan, ano? I think we, again, it boils down to trust. We feel that he'll end up using the best. No, but I'm talking about the process. Yes. I'm talking about the process in terms of collaboration and interaction between producers and directors. Because you may have some points like, you know, this seems like you question. Yeah, we do. We express it to Jerrold. That's a process that we, you know, I mean, not just Jerrold, but other filmmakers. We obviously have to see it and then we convey to them what's What I'm learning now is, yes, napakahalaga para sa iyo. I mean, in terms of your style as a director, yung preparasyon, no? Sobra. Pre-prod. Yeah. Sobra. Doon talaga ang buhay, ika nga. Nandun, I mean, ang nakakatawa dyan, halimbawa, working with my assistant director, si Casanto Aquino. Pagdating namin sa set, hindi na kami nag-uusap halos eh. Kasi alam niyo na? Alam na niya. As in, alam niya na kung saan siya pupunta. Nothing egregious happens. To use your word. Kasi nagkakaintindihan na kayo. Mm-hmm. What was the most challenging? What was the most difficult scene that you did for Goyo? Yung, ano, the entire stretch of shooting the Tirad Pass battle. Mahirap. Sobra. Kasi... Herring. Naisip ko pa lang, nasa-stress na ako. Pero kasi ano yun eh, wala pa sa buong team, kahit yung mga iba na experience na, wala pa nakakagawa ng ganung level ng logistics. Na kailangan namin mag-akyat ng more than 200 people sa taas ng bundok during rainy season. And walang talagang matinong kalsada paakyat doon. So may mga instances na kailangan lakarin or minsan may mga 4x4 pero dumudulas. So, hirap na hirap. Ilang hirap araw nyo ginawa yung Tirad Pass scene? I think nasa 20-something shooting Grabe. Days. So, that must have been hard. Yeah. Sobra. And then, may mga instances na hindi namin mapredict kung ano yung magiging weather. Pagdating namin sa taas, okay. Pero biglang papasok yung fog. And then, minsan 5 minutes lang, okay na siya. Pero minsan, buong araw, ayun, naghihintay kami for the fog to go away. So...